Rin po natin ito. At sa punto po ito, mga kapartner, ay bukod sa kasama ko pa rin si Ka Eric, ay makakasama po natin via phone patch si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator, maayong hapon sa imuha. Maayong hapon ninyo niya. Troy o Juan, Ka Eric. Yes, sir. Good afternoon. Magandang hapon po, Senator Bato. Maraming salamat sa pagpapaunlak po na makapanayam ka namin. Nakikinig po ngayon ang sambayan ng Pilipino at ang maraming mga Filipino communities natin sa abroad who are watching right now live ng ating interview na ito. Senator Bato de la Rosa, it has been considered as a temporary reprieve, panandaliang ngunit na pakahalagang pagkalma ng kalagayang dinaranas ng ating mga kababayan na mga kapwa Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, ang inyong pagsasagawa bukas ng direct area inspection or ocular inspection on-site at ang pagsasagawa ng joint committee hearing ng Senado na kayo ang naatasang mamumuno. Ano po ang inyong inaasahang magiging interaction po ninyo at ma-achieve tungkol po dito sa lantaran at malawakang mga paglabag sa iba't ibang karapatang, pantao at pundamental na proseso ng batas na nasaksihan po natin in open display of defiance of law of the PNP upon orders of their authorities, lalo na ng DILG Secretary, ng kanilang Chief PNP, of course with the consent of the President. How important is this Senate undertaking tomorrow sa kalagayan ng humanitarian crisis na nagaganap ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Senator Bato. Very important ito kay Eric, no? Dahil nga aside from yung ating primary purpose na investigation and state of legislation, malalaman rin natin through our oversight function, malalaman rin natin kung susundin ba ng kapulisan yung mga magiging findings at rekomendasyon ng Joint Committee, Committee on Justice and Human Rights, at saka yung aking committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Kanila bang susundin yung mga rekomendasyon? At saka, tatanungin rin natin, bakit hindi sila sumunod sa utos ng korte? Mm-hmm. So malalaman natin yan bukas, kay Eric. Ayun. Senator Bato de la Rosa, before po itong inyong gaganapin na Joint Senate Committee Investigation and On-Site Inspection on the area affected by this scandal of police assault and brutalities displayed on live stream sa matagal na 13 days na nagaganap dyan, ay nagkaroon po ng mga pangyayari kagabi and the other night na naghahakot ng mga simento, mga graba, at mga construction material. Either may tatabunan o may gagawin sila sa loob, but because of absolute denial of observation and inspection sa compound, lalo na sa school basement ng Jose Mari College, among other areas na kanilang hinukay na, ay hindi po ma-determine kung ano po ang purpose ng pagpupuslit ng mga semento at mga construction materials na ito 2 days before your holding of this Senate investigation and oversight, actual site inspection. What do you perceive about this kind of activities ongoing right now sa PNP? Are they trying to set up things para i-make up ang lugar na hindi lalabas yung kanilang mga ginawang kalapastanganan, pagsira sa property, among other illegal things that they have done for the last 13 days? Senator Bato de la Rosa, how can you surmise this kind of questionable activities ongoing for the last 48 hours sa compound na wala nakakapagpigil sa mga pulis ngayon? Hindi may tago ng kapulisan yan, kay Eric. Kahit anong gawin nila, kahit anong magic gagawin nila, hindi nila may tago yan. Dahil may video naman, may pictures na nanggagaling doon sa loob na sila ay naghuhukay. Kitang-kita. At hindi may tago yan ni
General Torres sa atin. Dahil yung ibang pulis dyan, na pinagalitan niya kung bakit nagkalat yung video, yung sa kanilang paghuhukay, ay nagsusumbong rin sa atin. Yung mga pulis na talagang pina-find out doon ni General Torres kung sino ang nag-leak ng video, bakit lumabas. So hindi nila tayo maloko, kay Eric. Hindi nila tayo maloko. Of course, magsusumbong ang mga pulis sa iyo, General Senator Bato de la Rosa. You have been one of the respected officers of the PNP and you brought into correct integrity and direction of law enforcement during your time. Kaya natural na hahanapin nila ang linya ng pagsusumbong sa inyo na hindi nila nararamdaman ngayon sa liderato ng PNP. And in fact, Senator Bato de la Rosa, may last question for this portion. Ipapasa ko kay Brother Troy. Gaano po kahalaga itong binabanggit ni Retired Lieutenant General Fillmore Escobal? Kilala mo ito, Senator Bato de la Rosa, magaling na officer din ito. At naging isa to sa mga tauhan mo ng junior officer ito or under sa mga unit na napamunuan mo. Sinabi ni Lieutenant General Retired Fillmore Escobal na kabaliwan na po ang pag-i-insist ng mga pulis ngayon for 13 days na hindi nila ma-serve ng tama ang warrant of arrest, ay gumagawa sila ng kung ano-anong mga kagastusan at kabulastugan, kung ako nang gumamit ng term, na hindi na nagbibenepisyo sa gobyerno at napapahamak na ang interes ng sibilyan at pati na ng police organization vis-a-vis gastos at ang epekto ng negatibo na nagagawa nitong kabaliwan at kamalian na ginamit nila dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Your reaction to this very categorical observation made by Lieutenant General Fillmore Escobal? Totoo yan, Eric, no? Kasi naging pulis din yan at alam niya kung paano mag-send ng warrant. Kaya siya ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang nangyayari ngayon. And hindi lang naman mga retired na pulis ang nagtataka. Yung pulis mismo, yung nandiyan kayo sa loob ng KOJC, sila rin ay nagtataka bakit ganito ang takbo ng ating pamulis ngayon. Sila rin ay nagtataka bakit ganito. Ganyan ang nangyayari. Kaya I am running out of reasons and I am running out of justification. So gusto ko man silang intindihin sa kanilang intention na talagang mahuli nila si Pastor Kibuloy dahil ito ay mayroong standing warrant of arrest. Kahit gaano ko iti-twist yung aking rational being para lang tanggapin at intindihin yung kanilang ginagawa, ay hindi ko talaga hindi talaga pumapasok sa aking senses bakit ganyan ang nangyari sa service yung service of warrant of arrest. As I've said, kung ang mga ordinaryo civilian nga ay nagtataka, mas mo yung police na alam niya paano mag-serve ng warrant of arrest. Thank you, Senator Bato de la Rosa, for very straightforward and reassuring answer that you will defend and stand for what is correct, what is just, and what is lawful, not because you have been a PNP general and top general nila, kung hindi, you are now serving as the voice of the people at the Senate. Thank you, and I'll pass you on to Aaron at to Troy. Dagdagan ko lang ka, Eric. Go ahead, sir. Ito na ang ginagawa ko bilang isang senador, ay hindi lang naman ito one-sided, hindi lang naman ito sa mga biktima ng nangyayari ngayong karahasan dyan, kundi pati din doon sa mga nangaharas na blabag sa kanilang kalooban na yung ginagawa nila kanilang duty na kahit na nag-question sila sa kalooban nila pero wala sa magawa dahil sila'y under orders, ito rin para sa kanila rin ito, para malinawan yung kanilang mga kumakristan kung ano dapat, anong tama at anong mali. Correct. Yung pagbabalik, Senator Bato, ng hindi lamang ng correct and integrity level of professionalism, kundi sense of moral uprightness among our police officers and men in uniform sa PNP. Thank you, sir. Yes. Sen, mayong hapon. Si Aaron po ito, no? Si Troy. Sen, may mga nag-confirm na ba ng mga senador na dadalo bukas? Sino-sino po sila, Sen? Last count ko is apat kami na nag-commit na pupunta.
si Senator Aime, Senator Bongo at Senator Robinhood Padilla. Mm-hmm. Bali, apat kami bukas ang magkakandat ng hearing at saka mag-onsite inspection. Mm-hmm. Because of that, sir, ano, si Torre, si General Torre, it seems na nagpaparinig po siya. Sabi niya, napupolitika raw ang ginagawa nilang operasyon. ako maintindihan ko kung ako ang sabihan na namumulitika dahil politiko naman talaga ako. Pero ang hindi ko maintindihan kung isang pulis na active na pulis ay sumasakay sa politics. Yan ang mahirap niyan. Tama. Di ba? Mm. Correct. Ako maintindihan ko kung i-accuse ako ng politiking dahil politiko ako eh. Lahat ng aking gagawin kahit ano ay ito'y mababahiran ng politika dahil politician ako. Pero yung isang pulis na aktibo na nasa serbisyo pa na gumagawa ng mga hakbang na beyond the normal mandato ng pulis ay talagang hindi maiwasan ang taong bayan na ito'y nagpapagamit sa politiko. Mm-hmm. Di ba? Okay. Okay, may punto doon si Senator Bato ha. Whatever that the police commanders, lalo na si General Torre and even the chief PNP, nasabihin nila na may halong politika, regardless of that, mandato ng Senado ang oversight function in everything that will check the abuses or any form that might endanger the implementation of law na detrimental sa civilian. Dapat matutunan niya ni General Torre, nag-general siya, hindi niya alam kung ano ang mga different functions of powers of government. Basic yan eh. Government 101 orientation yan, Senator Bato de la Rosa. Huwag na niyang gamitin pa ng mga politika. Ano, politika ng Duterte at Marcos Romualdez o Comon. That is already inherent na may mga political affiliations. But the mandate, Senator Bato, tama po ba kami ni Brother Troy? Pag sinabi namin, your mandate goes beyond your political affiliations because there is an existing and actual situation that requires the Senate investigation and intervention if necessary. Tama po ba, Senator Bato? Okay, Eric. Ala, sa pagsabi lang sa kanya that this, we are performing our constitutional mandate. Ayun. Mm-hmm. Our oversight function is a constitutional mandate provided for sa ating constitution in order to maintain the checks and balances. Kasi kung walang checks and balances between the three branches of government, pwede mag-aabuso ang isang branch of government at hindi na ito matsi-check. Mm. Kung hindi nagpa-function ang checks and balances among government o equal branch of government. Claro. Government Operations 101, General Torre and General Marvil. Paki-review please. Nag-general na po kayo, nakakahiya naman sa sambayan ng Pilipino. Brother Troy, go back to you. Okay. Sen, may mga nagtatanong lang kasi sabi ni General Torre before na posible daw na aabutin sila ng isang buwan or more. Or isang taon. O isang taon ang kanilang pananatili. Nagpahaging pa siya eh. Oo, isang taon daw posible na manatili sila sa KOJC compound. Eh how about yung investigation niyo, Sen? Gaano po ba ito ka... tagal or how many times po nito ninyo ikakandak? Pang one day lang po ba ito? Alam mo kung mag-insist siya sa ganong statement niya, he will be remembered in the Philippine history to be the government official na nag-create ng constitutional crisis. Correct. Siguruhin natin yan. Magkakaroon ng constitutional crisis ito dahil meron tayong ahensya ng gobyerno under the executive branch of government na dinidisregard ang findings and recommendations ng legislatura through their oversight function. At meron tayong ahensya ng gobyerno na totally dinidisregard ang order ng korte. Mm-hmm. So, how do you describe that kind of situation? Kundi constitutional crisis. Di ba? Tama. Exactly, Senator Bato. And sir, can the Senate, although you are not the direct aggrieved party because you are not part of KOJC or any of its affiliate organizations, kapag ginawa ito nila Torre at nila Marvil ng police and even Abalos to become so arrogant to deny and be beyond the reach of oversight
and check and functions of balance ng power which is within the Senate's power as constitutionally mandated and even the court, what recourse can you do legally para sila po ay mapanagot sa kanilang pagsalaula at paglapastangan sa proseso ng batas at rule of law sa ating bansa? Marami tayong recourse, Kyrick. Functioning naman ang ating mga korte. They can face charges in court pag hindi talaga sila, hindi na ayusin yung kanilang trabaho. May korte pa rin tayo na nagpa-function. So, hintayin lang nila. Kung tapag-insist sila, malalaman nila yan. At ang taong bayan mismo. Huwag na hintayin na aalsa yung taong bayan because alam na rin, sovereignty resides in the people. Correct. Kapag ang taong bayan ay mapupuno na sa kanilang ginagawa din, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Agree. Tama po. Yung very simple but very strong points raised by Senator Bato de la Rosa. Sir, ibalik ko muna kay Brother Troy kasi maraming concern doon sa ground that they want to raise to you habang nandito ka pa sa line of communication. Alam mo ba, Sen, na si General Torre maraming pinaggagawa sa compound ng KOJC. Bukod sa, yun nga, nilusob nila kami, ay pinutol doon nila yung mga kable namin ng internet doon. And bukod pa dyan, allowed po ba yun, Sen, sa kanilang operation na sa pag-serve ng isang arrest warrant na habang nandun sila sa loob ng KOJC compound is pinagkukuhanan nila ng video, ng picture, yung mga lugar doon. Halimbawa, yung sa tinatawag namin na kingdom, may lugar kasi doon na may mga machine at saka mga naglalakihan ng mga gamit. Kinukuha nila yung mga details, pinagpipicture na nila, pinagbibidyohan nila. Pwede ba yung ganun, Sen? Alam mo, those are private properties. Kung yes, gagawa sila ng pagpipicture doon, dapat magpaalam sila sa may-ari. Magpapaalam sila sa may-ari. Otherwise, they're intruding into the property, personal property ng tao. At ganun din po, Senator, sa Data Privacy Act and Safe Space Act at iba pang mga batas that prevents intrusion and violations of the protection of private property and personal properties ng mga taong precisely, privado. Precisely. Hindi lang Data Privacy Act. Marami tayong existing laws na nalalabag patungkol dyan. Tama. At yung revised penal code, meron isang babayulate sa revised penal code. Yes, sir. Senator Bato, may nagtatanong po sa netizens natin, if you may explain daw. Palakpak na palakpak sila daw po, Senator Bato, ang taong bayan, that you are going to have ocular inspection, site inspection, evaluation, anong ginawa ng mga police for the last 13 days, anong mga nangyari, anong kaganapan doon. At they were expecting daw na doon sana, sa compound area mismo, ang Senate Joint Committee hearing. Ang aming nakuha kaninang umaga na update ay doon sa City Council Hall, Session Hall ng Davao City City Council. Ano po ang update dito, sir, and bakit hindi po pwedeng direktang masaksihan as a town hall meeting session ang inyong committee hearing? Are the rules governing that or because of consideration of space and formality in the proceedings? Kay Rick, anyway, magkakaroon mo tayo ng site inspection sa buong area ng KOJ's compound. Ang gagawin natin na committee hearing ay doon na sa City Hall para merong semblance of neutrality kay Eric, no? Kasi kung doon natin ilagay sa loob ng KOJC, baka sabihin ng mga government resource persons na they don't feel comfortable kasi nasa loob sila ng KOJC. Di ba? So gawin natin neutral ground yung ating investigasyon doon sa City Hall, which is a government establishment, and ito yung magiging neutral. Dahil hindi ito pinagmayari ng KOJC at hindi ito pinagmamayari ng PNP. Well noted, Senator Bato. Pero alam mo, Sen, kung sasabihin nila na hindi sila komportable doon, sa totoo lang, kinubkob na nila yung katedral namin, ilang days na sila doon. Days. Hindi nga kami nakakapasok. Pati yung basement ng Jose Maria College na may mga kwarto doon, ng mga missionaries, hindi na rin kami nakakapasok doon. Talaga lang. Iniwasan lang natin na magkakaroon sila ng alibay. Maximize lang natin yung ating
nilalawakan lang natin yung ating pag-iintindi. Para wala silang magiging alibay. Okay, Sen, last na lang po, no, coming from my end. Yes. Kailan po inaasahan na maglalabas ng recommendation naman po dito ang komite at kanino naman ito ibibigay? Sa mga concerned agencies, kung anong dapat ito be actions to be taken by concerned agencies, ibibigay natin sa kanila at sa mga investigative agencies na pwede magpapail ng kaso kung meron na tayo nakitang violation of law, ay doon natin ipapasa yung mga findings natin, yung ating committee report. Pero ang tanong ng taong bayan, Sen, would it be enough to move the police force na andon sa KOJC? Ano yun? Would it be enough to move them away sa KOJC compound, yung mga police? Kasi ang tagal-tagal na nila doon, Sen, wala naman silang nakikita. Araw-araw, ano naman sila? Kumbaga, bokya, zero talaga. Well, meron ba kayong lawyer, no? Meron na ba siya ito yun? At tingnan niyo kung ano yung mga nabayulit din ng batas at pwede niyo silang kasuhan. Mm-mm. Ayun. Malinaw po, Senator Bato de la Rosa, na kahit papano, when there is a Senate Committee investigation, kahit sa Manila man o lalo na pag sa area mismo, bumabait po at nag-iiba ang kondukta ng mga polis at pati si Tore. But nonetheless, we would like to bring this to your attention, sir, na every time po may prayer, ang Kingdom of Jesus Christ, which is a church compound, a religious and faith sanctuary, pinapatugtugan po niya, sir, ng sadya ng napakalakas na LRAD, yung long-range acoustic device na nakakabingi at nagkakaroon po ng sound or noise pollution. Walang respeto po sa proseso ng pananampalataya, bastusan talaga. Tapos ina-announce niya na parang bandilyo. Oh, wanted yan si pastor. Naka-loop. Nakalagay na sa isang material. Tapos tudo-tudo ang sound. Paulit-ulit. Oo. Gusto na naming erase ito, Senator Bato. Sapagkat ito ay very blatant and very scandalous insult to one's religious freedom and belief of faith and religion and in his God. Senator Bato, grabe ito. Kahit ako ngayon, nagkikinig ako, tumataas na yung dugo ko eh. Na high blood na ako kung ganun ang ginagawa nila. Grabe. Please bring that up tomorrow in the hearing so that it will be formally recorded in our hearing, no? Yung mga complaints na yan, i-bring up niyo yan bukas at para nakikita ko, parang panahon ng hapon ang nangyayari ngayon. Yun. Yan, no? Para panahon ng hapon kung saan there is no rule of law na kahit na yung pagdadasal mo ay tinitira ka ng kung ano-ano, that's unacceptable. Hindi yan maka-Diyos at lalong hindi maka-police na gawain yan. Hindi yan maka-police, I tell you. Hindi yan kundi maka-terorista na pamamaraan yan. Hindi yan maka-police. Tama po kayo. Hindi na makatao, hindi maka-police. Yan bukas. Ibigay up yung bukas para malaman ng buong committee yung ginagawa nilang gano'n. Yes, sir. And good advice, Senator Bato, before we let you off the communication line, good advice that all documents, videos, footages, and documents, and other reports will be submitted to you, including po yung namatay. Bunga po ng unang attack using flash bombs and tear gas. I was there. And even sa pag-refuse na ito'y bigyan ng ambulance support to be brought to the hospital, ay sana po ma-document ng ating mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ. And we hope, Senator Bato, this will be properly, and we know you can do it, reported on the plenary of the Senate. Because this is a historic, monumental display of state terrorism post-martial law. Hindi natin ubos maisip na gagawin ito ng gobyerno ng isang Marcos pa naman ang namumuno muli, Senator Bato de la Rosa. We will do that, Eric. Yes, sir. We will do everything to give justice to everyone. Yes, sir. And for that, Senator Bato, we will not keep you long anymore sa aming interview na ito. Nawa po'y i-bless kayo ng mahal na Panginoon. Strong health, strong mind, and strong conviction to defend the rights of our people and to have good governance truly for our beloved country. Maraming salamat bilang isang mabuting senador at lingkod bayan. Mm-mm. Sen, before we let you go, meron po ba kayong parting words? Sige, Senator, your advice. Okay na. Yeah, we will
we will take up everything tomorrow sa ating hearing at sa ating mga kababayan. Please, i-monitor lang yung hearing bukas para malaman nyo anong kaganapan. Okay. Yes, sir. All the best and mag-ingat palagi, Senator Bato de la Rosa. Thank you.